Nagsisimula ang kwento sa isang mabigat na eksena kung saan sinubukan ng ilang mga nang-aabuso na samantalahin ang dalawang batang babae, ngunit naantala sila nang dumating ang isang lalaking nakasuot ng armor at pinutol ang ilang masamang tao sa kalahati sa isang atake, na pinatay sila kaagad. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ark at sinabing hindi siya nakatiis, kaya inatake niya sila. Pagkatapos, bumalik tayo sa sandaling nagising si Ark sa mundong ito na hindi alam kung nasaan siya, at nakikilala lamang ang kagamitan na suot niya. Ang sagradong baluti ng Belinus, na may pagpapala ng liwanag at apoy, at iba't ibang epekto ng suporta. Ang balabal ng Night Sky, na may pagpapala ng kadiliman at epekto ng pagbabagong buhay. Ang banal na kalasag ng Two Tates, na lumalaban sa abnormal na mga kondisyon, at ang sagradong espada ng kidlat na tinatawag na Kaladbold. Ito ay nang nalaman natin na siya ay talagang isang gamer na nakatulog habang naglalaro, at tila napunta sa loob ng laro, at Ark ang pangalan ng karakter na kinokontrol niya. Sa una, iniisip niya na siya ay nananaginip, ngunit ang lahat ay tila totoo. At habang siya ay naglalakad-lakad, napagtanto niya na ang baluti ay napakagaan kahit na ito ay gawa sa metal, at wala siyang nararamdamang init sa loob nito. Pagkatapos ay huminto si Ark upang subukan ang kanyang mga kakayahan at matagumpay na gumamit ng isang ranged attack gamit ang kanyang espada na tinatawag na Wyvern Slash, at pagkatapos ay isang fire spell. Pero kakaiba ito, dahil ang pangunahing class ng character na pinili niya ay Heavenly Knight na may cleric underclass, kaya hindi niya dapat magagamit ang fire magic na isang mage class. Dahil dito, napagtanto ni Ark na nasa kanya ang lahat ng kakayahan ng lahat ng class na ginamit niya, at nangangahulugan ito na napakalakas niya. Nagpa siya si Ark na galugarin ang laro, ngunit napagtanto na siya ay nagugutom at walang pagkain o pera. Sinusubukan niyang gumamit ng gate, isang portal na magic para makarating sa pinakamalapit na lungsod, ngunit hindi ito gumana, at muling lumitaw sa harap ng kanyang kinaroroonan, dahil maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na napuntahan niya noon. Pagkatapos nito, nagsimula siyang gumamit ng Dimension Move, isang maikling teleportation skill, na sa laro ay nagpapalabas sa kanya saan man mag-click ang player. Ngunit dito, kailangan lang niyang tingnan ang lugar kung saan niya gustong mag-teleport at gamitin ang kakayahan. Malapit sa isang batis, napagtanto ni Ark na ang tubig ay napakamakatotohanan at tinanggal ang kanyang helmet upang makita ang kanyang refleksyon. Ngunit pagkatapos, natuklasan niya na ang kanyang mukha ay isang bungo dahil iyon ang avatar na ginamit niya sa laro, at maaari itong maging masama para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan, dahil maaaring isipin ng mga tao na si Ark ay isang halimaw, at sa huli ay manghahunting sa kanya. Kaya't ibinalik niya ang kanyang helmet at nagpa siya na maging maingat. Sa bayan ng Luvierte, na nasa paligid ng kastilyo, ang ilang mga lalaki ay nagkomento sa paglitaw ng isang malaking basilisk. Dumating si Ark sa bayan at napagmasdan na tila ito ay isang nasa Middle Ages na mundo kaysa sa isang mundo ng pantasya. Ngunit pagdating niya sa isang eskinita, nakita niya ang isang elf na nakikipag-usap sa isang lalaki, na sinisingil siya tungkol sa isang hindi matagumpay na imbestigasyon. Ang presensya ng elf ay nagpapatunay na isa nga itong fantasy world. Sinubukan ni Ark na sundan ang elf, ngunit nawala siya pagkatapos umalis sa eskinita. Pagkatapos nito, nakahanap siya ng isang asosasyon ng mga mersenaryo at nagpa siya na makakuha ng ilang trabaho upang kumita ng pera. Ngunit kailangan niya muna ng isang mersenaryong lisensya, at para dito, dapat siyang pumili sa pagitan ng mga hayop, mahiwagang nilalang, o bandido, at huntingin ang tatlo sa kanila para makatanggap ng lisensya. Sa pag-alis ni Ark, ang attendant ng asosasyon ay nagkomento sa isa pang lalaki sa counter, na si Ark ay maaaring pinalayas na anak at walang pagpipilian kundi maging isang mersenaryo para kumita ng pera. Matapos manghuli ng dalawang baboy ramo, nakatagpo siya ng isang orc na nagmumula sa kagubatan at nasa sabit na ito ang unang mahiwagang nilalang na makakaharap niya. Pinapatay ni Ark ang nilalang sa isang atake, pinutol ang orc sa kalahati, at pagkatapos ay inilalagay ang mga piraso sa isang bag upang dalhin bilang patunay. Sa daan, nakasalubong niya ang ilang bandidong umaatake sa isang karwahe at nakitang pinapatay nila ang mga sundalo, at sasamantalahin na ang isang maharlika na babae at ang kanyang lingkod. Ito ang pambungad na eksena ng anime. Nagiging maalalahanin si Ark tungkol sa sitwasyon, dahil ang pagharap sa mga tao ay hindi magiging tulad ng pakikipaglaban sa mga halimaw o pangangaso ng mga hayop, mas magiging parang PvP game ito. Nang makuha na ng mga bandido ang gusto nila, gumawa ng desisyon si Ark at lumilitaw na pinutol ang apat sa kanila sa kalahati. Ang iba pang apat ay tumakas sa pagtakbo, ngunit nahuli ng Wyvern Slash ng kabalyero. Ang katulong na nagngangalang Rita ay nagpapasalamat kay Ark sa pagligtas sa kanila,
at ipinakilala ang maharlika na babae na nagngangalang Lauren Laraia do Luviarte mula sa pamilya Luviarte. Nang tanungin ni Rita kung nagtatrabaho si Art para sa ilang Panginoon dahil sa hitsura ng kanyang baluti, naalala ni Art na ang premise ng karakter ay sa kabila ng pagiging isang banal na knight, nagtataglay siya ng masamang sumpa, at ito maaari ang dahilan ng kanyang pakikipagsapalaran. Ngunit pagkatapos, sinabihan lang ni Art si Rita na mag-usap sila mamaya. Pumunta siya upang linisin ang kalat habang sina Rita at Lauren ay nagpalit. Sinunog ni Art ang mga bandido para maging pagkain man lang sila ng mga mababangis na hayop, pero napagtanto din niya na kahit tao sila, hindi siya nakokonsensya sa pagwawakas sa kanila at iniisip kung baka dahil lang sa mga bandido sila. Nang hindi tumitingin sina Rita at Lauren, sinamantala ni Art ang pagkakataon na pagnakawan ang mga gamit ng bandido. Kinuha din niya ang kanilang mga kabayo at sinamahan ang dalawang babae pabalik sa Luviarte. Bumalik sa asosasyon, sa wakas ay natanggap niya ang kanyang mercenaryong lisensya, ngunit binalaan siya ng attendant na nakalimutan niyang kunin ang magic stone mula sa orc. Ang bato na ito ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga magic item at armas, at dapat niyang palaging kunin ang magic stone kapag nakapatay siya ng ilang nilalang. Ipinakita rin sa kanya ng attendant ang board ng asosasyon kung saan may mga trabaho para sa mga mercenaries, ngunit ito ay maliliit na trabaho. Kung gusto ni Art ng mas malalaking trabaho, kakailanganin niyang sumali sa isang pangkat ng mga mersenaryo. Siya ay nasa sabik na sa wakas ay handa ng magtrabaho at pumasok, kung saan sa wakas ay nag-order siya ng ilang masasarap na pagkain upang mabusog ang kanyang gutom na sikmura. Tinitingnan niya ang magic stone at napagtanto na ito ay hindi lamang isang laro, ito ay talagang ibang mundo, at nasa sabik na ipagpatuloy ang paggalugad at paggawa ng quest sa susunod na araw. Sa umaga, pumunta si Ark sa isang nayon upang gawin ang kanyang unang trabaho, nasamahan ng isang batang babae na nagngangalang Marka habang umaani siya ng mga halamang gamot. Sa isang flashback, nabunyag na ayaw niyang sumali sa isang guild para makakuha ng mas malalaking trabaho para hindi malagay sa panganib na ilantad ang kanyang pagkatao. Si Marka ay nag-iisa sa bahay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Helena, at nang dumating si Ark, nagmamadali siyang makalabas sila. Habang nasa daan, matapos tanungin ni Art, ibinunyag ni Marco na nagmamadali siya dahil kailangan niyang magsamantala habang hindi dumarating ang kanilang ina, dahil tutol siya sa ideyang ito. Sinabi rin ni Marco na namatay ang kanilang ama noong nakaraang taon, at pareho silang pinapalaki ng kanilang ina. Ang pagkolekta ng mga halamang gamot ay trabaho ng kanyang ama, kaya gusto ni Marco na gawin ito sa kanyang lugar upang matulungan ang kanyang ina. Habang nangongolekta ng mga halamang gamot, ipinakita ng dalaga na marami siyang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagambala sila nang may kumakalusko sa likod ng isang palumpong. Nang tingnan ito ni Art, nakakita siya ng kakaibang nilalang na mukhang multi-tailed fox o lumilipad na ardilya o iba pa. May sugat ang nilalang sa binti. Gumagamit si Art ng healing spell mula sa monk class para tulungan ang nilalang, na pagkatapos gumaling, ay gustong samahan ang kabalyero. Iminungkahi ni Marka na bigyan niya ng pangalan ang nilalang, at binigyan ito ni Art ng pangalang Panta, dahil sa hugis ng buntot nito. Bumalik sa nayon, pinag-uusapan ng ilang taga-nayon ang tungkol sa ilang hayop na nakita sa kagubatan. Nang dumating si Shona, ina ni Marka, sa eksena, tinanong ng isa sa mga residente kung may pinakuha ba siya sa kanyang anak. Sinabi ng ina na dapat si Marka ang mag-aalaga sa bahay, at sinabi sa kanya ng villager ang tungkol sa hayop na nakita sa kagubatan, at umalis si Marka sa nayon sa umaga kasama ang isang mukhang malakas na kabalyero. Samantala, dumating sina Marka at Ark sa isang puno sa gitna ng kagubatan, na tinawag ng batang babae na Kobumi, at nasa sabik dahil ang puno ay namumulaklak. Biglang lumitaw ang isang malaking halimaw sa likod ni Marka, at nagalit si Panta. Kaya ipinapalagay ni Art na ang halimaw na ito ang nanakit kay Panta. Nang subukan ng nilalang na durugon si Marka, iniligtas siya ni Art gamit ang Dimension Move. Ang halimaw ay bumubuga ng makamandag na usok na pumapatay ng ilang bulaklak, ngunit madaling naiiwasan ni Art ang pag-atake. Matapos pagmasdan ang mga pag-atake at hitsura ng halimaw, kinilala ito ni Art bilang isang higanteng basilisk. Nagdedepensa pa siya ng ilang atake mula sa nilalang gamit ang kanyang espada at umiwas gamit ang Dimension Move. Ang galit na Basilisk ay sumusubok na tapusin si Ark sa pamamagitan ng titig nito, ngunit ginagamit ng Knight ang Sagradong Shield upang lumikha ng isang protection na barrier, at iilan lamang sa mga hayop sa paligid nito ang naging bato.
Pagkatapos ng ilang higit pang mga pag-atake mula sa halimaw, nakakuha si Art ng isang pambungad at gumamit ng isang malakas na kakayahan ng Paladin, ang Judgment, na pinutol sa kalahati ang Basilisk at tinatalo ang nilalang sa lugar. Pagkatapos ng labanan, masaya si Marka at sinabing kailangan na magkaroon ng selebrasyon sa Nayon, ngunit hiniling sa kanya ni Art na ilihim ito kung sino ang nakatalo sa halimaw. Napansin din ng Knight ang isang singsing sa binti ng Basilisk, na pagkatapos ay nawala. Pagkatapos ay nakahanap si Art ng Baboy Ramo na may mga pangil at nagpa siya na dalhin ang hayop bilang regalo sa Nayon. Bumalik sa Nayon, sinabi ni Art na gusto lang niya ang mga pangil at ang Magic Stone ng nilalang, at sinabihan ng mga taga-Nayon na ibahagi ang karne. Hinanap ni Shona si Marka at humingi ng paumanhin ang dalaga, ngunit nakahinga lang ng maluwag ang kanyang ina na okay lang siya. Humingi ng paumanhin si Art sa pagdadala kay Marka sa kagubatan ng hindi kumonsulta kay Shona, at hiniling sa kanyang ina na huwag makipagtalo sa kanya, kaya pinasalamatan siya ni Shona. Bago umalis si Art, binigyan siya ni Helena ng korona na bulaklak bilang regalo sa pag-alis. Sa gabi sa kagubatan, pinagtagumpayan ng ilang mga sundalo na pumatay ng isang basilisk. Dalawang lalaki ang sumangguni sa ulat ng casualty, na nagdagdag ng hanggang 15 ang patay at 38 ang nasugatan. Nahanap din nila ang katawan ng isa pang basilisk malapit sa puno ng kubumi, at nagkomento na ito ay tila pinatay sa isang atake, at sa pamamagitan ng isang solong tao, na naghihinuha na ang individual ay maaaring isang Diyos o isang demonyo na nakaharap sa basilisk ng mag-isa. Sa huli, sinabi ni Art na nilayo niyang magpatuloy sa pagiging maingat, ngunit handang gumawa ng mas mahirap na trabaho sa susunod na araw. Sa kagubatan, ang elf na nakita ni Art kanina ay naglalakad habang iniisip ang mga ugali ng mga tao na tila nang hihimasok sa teritoryo ng kanyang mga tao nang makita niyang lumabas si Art mula sa isang kuweba. Ipinakitang natalo ni Art ang ilang bandido sa kuwebang iyon habang nasa isang misyon. Sa loob, nakita niya ang kayamanan ng mga bandido at ilang bukas na mga kulungan. Samantala, sa isang opisina, ang Lord of Dianto na nagngangalang Triton do Dianto, ay nakatanggap ng balita mula sa kanyang nasasakupan na si Celsico na ang tangkang pagpatay kay Lauren, ang anak ni Lord Luviarte, ay nabigo at ang mga bandido ay napigilan ng isang mersenaryong dumaan. Inihayag din na ang mga basilisk sa kagubatan ay inilagay doon ni Triton. Sa pag-uusap ni na Celsica at Triton, nalaman natin na lihim nilang sinusuportahan si Prinsipe Dacares, na may layuning tumulong sa pagsalakay sa kanyang sariling kaharian. Ngunit si Luviarte ay may suporta ng isa pang prinsipe na nagngangalang Sect mula sa kanlurang imperyo. Sa wakas, sinabihan ni Triton si Celsica na magpadala ng ilang mga kalakal at mag-ingat na huwag makuha ang atensyon ni Reyna Yuriorna. Sinabi ni Celsica na ang anak ni Triton, si Eudolan, ang sasama sa paghahatid. Ngunit sinabi ni Triton na ang anak niya ay nakakasagabal lamang. Sa malayo, malapit sa kuweba, inatake ng LCR, na sa tingin niya ay isa siya sa mga bandidong nakaligtas. Iniiwasan niya ang lahat ng pag-atake nito, at sa kanya lang nakita ang mukha nito at napagtanto na ito ang elf mula noon. Sinabi ng elf na gusto niyang ibalik ang mga nakidnap na bata, ngunit hindi alam ni Art kung ano ang kanyang tinutukoy, at huminto lamang siya sa pag-atake nang nakita niya si Ponte sa balikat ng kabalyero. Tinawag niya si Ponte na isang Ventu Vulpes, at sinabi na ito ay isang espiritong nilalang, na kilala rin bilang isang cotton-tailed fox. Habang ang mga nilalang na ito ay napakaingat at halos hindi lumalapit sa sinuman, kahit na sa mga elves. Sa puntong ito, ipinahayag ni Art na pinagaling niya ang sugat ni Ponte, at ang nilalang ay kasama na niya mula noon. Sa pamamagitan nito, naunawaan ng elf na si Art ay hindi isang bandido, at sinabi sa kanya na ang mga bandido sa kuweba ay kumikidnap sa mga elves upang ibenta sila bilang mga alipin. Inalok ni Ark ang kanyang tulong, ngunit tumanggi siya dahil problema ito ng mga elves. Ngunit pagkatapos niyang lumayo, ipinapalagay ni Ark na ito ay isang event mission mula sa laro. Kinabukasan, nagtungo si Ark kasama si Ponte sa Elven Forest, at ang anak ni Triton ay kasama ng ilang bandidong kumukuha ng mga batang elf. Sinugatan niya ang binti ng isang nakidnap na babaeng elf, at sinabihan siya ng isa sa mga bandido na huwag sirain ang kalakal na ito. Ipinagyayabang lamang ni Eudolan ang pagiging anak ng hepe at sinabihan itong ilagay ang bata sa kariton. Nang makita ang kasamaan ng mga tao na iyon, nagpa siya si Art na makialam, ngunit ang elf mula noon ay lumitaw ng kung saan, pinabagsak ang dalawang bandido. Sinasabi ng isa sa mga bandido na siya ay isang dark elf, na isang bihirang bagay na mahahanap, at maaari silang makakuha ng magandang presyo para sa kanya. Ang mga bandido ay lumalapit ng may mali siya, ngunit ang elf ay madaling napabagsak ang karamihan sa kanila.
Nang makita ito, nagbanta si Yudolan na sasaktan ang mga bata kapag hindi niya isusuko ang sarili. Nakatayo ang mandirigmang elf, at hinubad ng isa sa mga bandido ang kanyang balabal. Sa sandaling ito, nagpasya si Ark, na nanunood lamang, na tumulong at sumulpot sa likod ni Yudolan, tinamaan siya ng napakalakas na suntok na itinapon siya nito sa isang puno sa kabilang panig. Sa tulong ni Ark, mabilis na natapos ng elf ang natitirang mga bandido, at pinalaya nila ang mga bata na tinatawag ang elf na kanilang kapatid na mandirigma. Napagtanto niya na nakasuot sila ng mana devouring necklaces, na pumipigil sa kanila sa paggamit ng spirit magic, kaya hindi sila nakatakas. Kaya, gumagamit si Ark ng cursed magic para tanggalin ang mga kwintas, at gumagamit din ang healing magic sa sugat ng isa sa kanila. Sa pamamagitan nito, napagtanto ng elf na si Ark ay hindi ordinaryong kabalyero. Pagkatapos, tinawag niya ang isang whispering bird, na isang mahiwagang nilalang na may kakayahang mag-record ng mga boses at maghatid ng mga mensahe, at ipinadala ito upang tawagan ang ibang mga elf upang kunin ang mga bata. Pagkatapos ay kinikilala ng elf na si Ark ay ibang tao, at sa wakas ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Aryan Glenis Maple, isang elf na mandirigma, at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Bumalik ang ibon at nagdala ng mensahe kay Aryan na kailangang magligtas sa Dianto, kaya kinuha niya si Ark bilang isang mercenaryo para tumulong sa misyong ito. Matapos tanggapin ang kontrata, gumamit si Ark ng Magic Gate para sumama kay Aryan sa Dianto. Doon, nakilala nila ang isang kasamahan ni Aryan na nagngangalang Duncanil Maple. Sinabi sa kanila ni Aryan na ang mga pangalan ng Elven ay binubuo ng unang pangalan, pangalan ng isa sa kanilang mga magulang, at panghuli ang pangalan ng lugar na pinagmulan. Kung saan, sina Duncan at Aryan ay hindi magkamag-anak ngunit nanggaling sa iisang lugar. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinabi ni Duncan sa kanila na ang mga nawawalang elf ay nasa isang property malapit sa Leisure District. Dahil abala ang kalsada, nagpasya silang maghintay hanggang madaling araw bago pumasok. Dahil maaga pa, sinasamantala ni Ark ang libreng oras at iniwan muna ang mga elves. Nagkomento si Aryan na kinailangan niya ng tulong ni Ark, at alam niya na ang kanyang kapatid na babae ay hindi magkakaroon ng problema sa ganoong misyon, ngunit sinabi ni Duncan na walang saysay na ihambing ang kanilang sarili. Samantala, ginagamit ni Ark ang perang nakuha niya sa mga gamit ng mga bandido para pambili ng pagkain at kumain, nagtatago sa isang eskinita upang walang makakita sa kanyang mukha. Pagsapit ng madaling araw, lumapit sina Ark, Aryan, at Duncan sa lugar ng misyon, ngunit hindi nila namalayan na may sumusunod sa kanila. Kinagamit ni Ark ang Dimension Move para makarating sa bubong ng property na nagpapabilib sa mga elves. Matapos salakayin ang lugar, nakita ng grupo ang mga taong nakahiga sa mga silid na may mga nakamamatay na hiwa. Tila may ibang lumusob sa lugar kaya naghiwa-hiwalay ang grupo para hanapin ang mga bata. Sa isa pang silid, nakahanap si Ark ng mas maraming tao sa sahig, at biglang may naghagis ng kanay sa kanyang direksyon, ngunit ipinagtanggol ng knight ang kanyang sarili. Sa wakas, lumitaw ang taong sumusunod sa kanila at nagsimulang makipaglaban kay Ark. Siya ay isang ninja na may mabalahibong tainga at buntot, na sumuko sa pag-atake nang makita niyang si Ark ay sinasamahan ni Panta, at siya ay sigurado na isang mabuting tao upang makasama ang isang espiritong nilalang. Napagpasyahan ng ninja na naroon siya upang iligtas ang mga batang elven. Sinabi niya na mayroon na siya ng kanyang hinahanap at binigay kay Ark ang isang dokumento. Sinabi niya sa kanya na ang mga bata ay nakulong sa ilalim ng lupa, at bago umalis, binalaan niya siya na may dalawa pang elves na bihag sa mansion ng Lord. Binuksan ni Ark ang parchment na talagang isang kontrata para sa pagbili ng mga alipin na elven. Pagkatapos, binasa ni Duncan at Aryan ang dokumento, at nahanap ang pangalan ng Panginoon ng Dianto sa papel. Upang maiwasan ang mga bagay na komplikado sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa ninja, nagsinungaling si Ark na nakuha niya ang impormasyon at ang kontrata pagkatapos mahuli at tanungin ang isa sa mga bandido. Sa puntong ito, lumitaw ang ilan pang mga bandido, na pinabagsak ni Aryan sa isang maapoy na pag-atake mula sa kanyang espada. Sa wakas ay nailigtas ng grupo ang mga bata at umalis sa eksena gamit ang gate ni Ark. Kinagamit din niya ang uncurse sa mga batang ito, na iniiwan si Duncan na humanga. Pumunta sina Ark at Aryan sa mansyon upang iligtas ang mga natitirang elves, at si Duncan ay nanatili sa mga bata upang iuwi sila. Sina Aryan at Ark ay pumasok sa mansyon sa pamamagitan ng bell tower ngunit nauwi sa ingay at nag-aalerto sa mga gwardya. Gayunpaman, nagawa ni Ark na itago ang kanyang sarili bilang isang estatwa at naiwan silang walang bantay.
Nang pagsasamantalahan na ni Triton ang mga elves, dumating si Selseke para bigyan sila ng babala tungkol sa mga nanghihimasok at inilarawan ang mga mananakop bilang mga halimaw. Dumating sina Ark at Arian sa eksena, ibinagsak ang pader. Pinabagsak ni Arian si Triton gamit ang pag-atake sa ibaba. Habang binubugbog niya ang lalaki, nakahanap si Ark ng isang lihim na silid. Ang mga bihag na elves ay nagiganti rin kay Triton, at si Arian ang humaharap sa mga bantay na kararating lang. Sinabihan niya ang mga elves na makipagkita kay Danka habang ginagalugad ni Ark ang lihim na silid. Maraming ginto sa loob, at nililin lang ni Ark si Arian sa dahilan na kung kukunin nila ang lahat ng pera, ang masamang organisasyong ito ay hindi na muling makakapagtatag pagkatapos masira. Naniniwala ang elf sa ideya. Biglang maraming pagsabog ang nagsimulang mangyari sa palasyo, at hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito. Kaya, ginamit ni Ark ang gate para umalis kasama si Arian at ang kayamanan ni Triton. Sa labas, binayaran ni Arian si Ark para sa kanyang tulong, kahit na ito ay napakaliit kumpara sa lahat ng ginto na kanyang natagpuan. Pagkatapos ay inanyayahan niya siya na pumunta sa Elven Village at tumulong sa mga pagliligtas sa ibang mga lugar. Sa loob, si Ark ay nasa sabik na tuklasin ang Elven Village, at higit pang tuklasin ang mundo ng pantasya. Pero sa labas, iniisip niya kung ayos lang bang may estranghero na magpakita doon. Sinabi ni Arian na kakailanganin niya ang pahintulot ng isang elder, ngunit alam niya ang isa na mapagkakatiwalaan niya. Sa wakas ay ibinunyag ni Ark na hindi niya maaalis ang kanyang baluti, ngunit sinabi ni Arian na kailangan niyang ipakita sa elder ang kanyang mukha. Sinabi niya na kapag tinanggal niya ang kanyang helmet, malamang na itututok ni Arian ang kanyang espada sa kanya, ngunit ipinangako niyang hindi niya yun gagawin. Kaya sa unang pagkakataon, ipinakita sa kanya ni Ark ang kanyang tunay na mukha. Tinanong ni Arian kung ano ang nangyari, ngunit hindi rin daw niya alam. Ngayon lang siya nagpakita sa mundong ito na ganito ang hitsura, at nagkomento na ito ay maaaring isang sumpa. Pero obviously, ikinwento lang niya ang buong kwentong ito dahil hindi niya lang masasabing napunta siya sa ibang mundo na kamukha ng karakter na ginagamit niya noon sa laro. Ipinapalagay ni Arian na hindi siya isang undead, dahil wala siyang tiwaling aura at may mga kapangyarihang magpagaling. At saka, kasama niya si Panta. Kaya, ipinangako niya na ang sekreto ay magiging ligtas sa mga elves, at kung ito ay isang sumpa, maaaring makatulong ang elder. Noong isang araw sa Olav, ang kabisera ng kaharian ng Roden, sinabi ni Haring Carlan sa kanyang mga anak ang tungkol kay Triton at tinanong kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Sinagot ni Prinsipe Sek na hindi niya alam, ngunit sinabi na may mga alingaw-ngaw tungkol sa responsableng pagiging mga elf, dahil sinira ni Triton ang kasunduan ng kinidnap niya ang mga elves upang ibenta sa Eastern Empire. Ang pangalawang prinsipe, si Dakares, ay nagtanong kung ang kanyang kapatid ay may anumang patunay, ngunit si Sek ay nagtanong kung si Dakares ay nagtatanggol kay Triton. Nagalit ang pangalawang prinsipe at sinabing sinasabi lang niyang huwag makipaglaban sa mga maharlika ng kaharian dahil lang sa mga alingaw-ngaw. Nagpa siya ang hari na dapat imbestigahan ang nangyari sa Dainto at hiningi ang opinyon ni Yoriyorna. Ibinunyag niya na narinig niya ang mga alingaw-ngaw, at nag-aalala na ito ay maaaring makasira sa kasunduan sa mga elves at magpapataas ng tensyon sa pagitan ng kaharian at ng iba pang mga bansa. Iminungkahi niya na kausapin nila ang mga elves tungkol dito, kaya inutusan ng hari si Yoriyorna na pumunta sa Limbolt at makipag-ayos na makipag-usap sa mga elves. Kinabukasan sa kastilyo, naghahainang tsaa ang tagapaglingkod na si Ferna kay Prinsesa Yoriyorna. Ang dalawa ay nagchat, at ang prinsesa ay nagsiwalat na alam niyang ang kanyang kapatid na si Dakares ay kasangkot sa kalakalan ng Elven, ngunit gusto niyang mag-concentrate ng higit sa diplomatic mission sa ngayon. Samantala, dumating sina Ark at Arian sa Lalatoya, ang Elven Village. Sa harap ng Lalatoya Gate, humiling si Arian ng audience kasama ang elder at sinabihan si Ark na maghintay doon habang papasok siya sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghihintay sa tarangkahan, nakita ni Ark ang pagbabalik ng elf, at pinapasok niya ito. Pumunta sila sa puno kung saan tinanggap sila ng elder na si Dylan Toglalatoya, at ang kanyang asawang si Glennis. Sa sandaling ito, ipinahayag na ang mga ito ay mga magulang ni Arian. Nagpapasalamat ang elder kay Ark sa kanyang tulong, at ipinaliwanag ng knight kung ano ang nangyari sa Dianto. Pagkatapos, sinabi ni Dylan na ang impormasyong ito ay dapat dalhin sa pulong ng mga elders kasama ang isang purchase contract na dinala sa kanya ni Ark bilang patunay. Naghahatid ng hapunan si Glennis pagkatapos ng usapan, at nag-aalala si Ark na tanggalin ang kanyang helmet, ngunit tiniyak ng mga elves na alam na nila ang kanyang kalagayan, kaya mas komportable si Ark sa kanyang hapunan kasama sila.
Kinabukasan, pumunta sina Dylan at Aryan sa Maple sa pulong ng mga elders, kung saan ipinahayag ng punong elder na nagngangalang Brian Bond Evan Julian Maple, na alam na niyang pag-uusapan nila ang tungkol sa mga kidnapping. Samantala, ipinakita ni Glennis kay Ark ang nayon at hiniling na magsanay kasama niya. Sa pulong, pagkatapos ng mga ulat tungkol kay Triton, tinalakay ng mga elders kung ano ang dapat nilang gawin dahil nakalimutan na ng mga tao kung paano tumulong ang mga elves noon at hinati ang mga lupain ng tao sa dalawa. Dahil 600 taon na ang nakalipas mula noong huling digmaan, kakaunti na lamang ang nakakaalam ng kasaysayan, hindi tulad ng mga elves na nabubuhay ng mahabang panahon. Nagpa siya ang mga elders na ipagpatuloy ang operasyon upang palayain ang ibang mga elves habang pinapanood ang reaksyon ng Rodent Kingdom. Samantala, isiniwalat ni Glennis kay Ark na siya ang nagsanay kay Aryan at ang mga Dark Elf ay biniyayaan ng mga pisikal na regalo. Pagkatapos, nagsimulang maglaban ang dalawa para masubukan niya ang lakas ni Ark at malaman kung mapagkakatiwalaan niya itong protektahan ang kanyang anak. Si Glennis ay napakabilis at tumama ng maraming pag-atake na madaling napabagsak si Ark sa lupa. Kaya, binibigyan niya siya ng ilang mga tips sa reaksyon at paggalaw sa labanan at nagpapatuloy ang pagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Ark na sorpresahin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng Dimension Move at pumunta sa likuran niya, ngunit kahit na ganoon, naunahan siya ni Glennis at muling pinabagsak siya. Pagkatapos ng pagsasanay, naligo si Ark. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang bathtub sa mundong ito. Dumating din si Aryan mula sa kanyang paglalakbay upang maligo, ngunit nagulat siya sa kalansay sa bathtub, at ito ay nagdudulot ng isang nakakahiyang sitwasyon. Nang maglaon, sinabi sa kanya ng ama ni Aryan kung ano ang napagdesisyonan sa pulong. Ipagpapatuloy ng kanyang anak na babae ang pagsisiyasat sa mga pangalan sa kontrata, at gusto niyang tulungan siya ni Ark bilang isang mersenaryo, ngunit wala siyang gaanong may babayad sa kanya, kaya nagpa siya siyang magbahagi ng impormasyon bilang bayad. Sinabi sa kanya ng elder na may bukal malapit sa Lord Crown na maaaring makabasag ng anumang sumpa. Ang Lord Crown ay isang bihirang puno na tumutubo kung saan nakatira ang Dragon Lord. Nangako si Arya na tutulungan si Ark kapag pumunta siya sa fountain na ito. Bago matulog, iniisip ni Ark kung sumpa nga ba ito, dahil gawa-gawa lang talaga niya ang kwentong ito. At nang sinubukan ni Ark ang anti-curse magic sa kanyang braso, ito ay bumalik sa laman. Ang braso ng laman ay nawawala ilang segundo pagkatapos ng anti-curse magic. Ilang beses pang sumubok si Ark, ngunit palagi itong bumabalik sa buto lang, ibig sabihin ay hindi masisira ang sumpa o may iba pang nangyayari. Kinabukasan, nagtungo sina Ark at Aryan sa bayan ng Olav upang makilala ang mga taong nakalista sa kontrata. Huminto sila upang kumain sa isang lugar at talakayin ang mga plano sa paglalakbay. Maaari silang dumaan sa gilid ng kagubatan sa pamamagitan ng karwahe o sa pamamagitan ng kagubatan bilang isang shortcut. Gustong tumawid ni Ark, ngunit narinig ng waitress ang kanilang pag-uusap at binalaan sila ng panganib. May mga haunted na lobo sa kagubatan at ilang tao ang inatake kamakailan. Ang mga manlalakbay ay nagpasya pa rin na sa shortcut ang kanilang daan upang mailigtas ang elf sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, iniwan ni Prinsesa Yuriyarna at ng kanyang lingkod na si Ferna ang Olav para pumunta sa Limbolt, ngunit tila may nagmamasid mula sa mga anino. Samantala, si Ark at Aryan ay tumatawid sa kagubatan, at ang elf ay nagkomento na ang mga buntot ng haunted na lobo ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga belo ng pangkasal na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ay malapit ng ikasal. Bigla silang inaatake ng ilang mga lobo, ngunit ang mga hayop ay nawawala kapag sila ay inaatake, at saka lamang naalala ni Ark na ang mga lobo na ito ay maaaring lumikha ng maraming ilusyon ng kanilang sarili. Niloloko ng mga ilusyon ang mga adventurer, at nagawang mailunsad ng mga lobo ang mga pag-atake. Gumagamit si Aryan ng magic na lumilikha ng mga spine mula sa lupa at tinamaan ang apat na lobo ng sabay-sabay, tatlo sa mga ito ay mga ilusyon lamang. Hinanap ni Ark ang Alpha Wolf ng grupo at sinubukang tamaan ang nilalang, ngunit tumalo ng lobo, at pagkatapos ay nakita ng Knight ang isang singsing sa paa ng lobo tulad ng Basilisk mula noon. Sa isang mabilis na paggalaw, sinubukan ng Alpha na salakayin si Ark mula sa likuran, ngunit gumagamit si Ark ng Fire Magic upang ipagtanggol ang sarili, at pagkatapos ay pinutol ang singsing gamit ang isang espada. Kaya, ang mga hayop ay tumigil sa pag-atake at umalis, at ang singsing ay nawala. Sinabi ni Ark kay Aryan ang tungkol sa singsing, at sinubukan nilang maunawaan kung ano ito, ngunit pagkatapos ay huminto ang elf upang kolektahin ang mga buntot ng lobo upang gawing regalo sa kanyang kapatid.
Samantala, sina Ferna at Yuriorna ay inatake sa karwahe, at sa parehong oras, si Panta ay tila nakaramdam ng kung ano at tumakbo palabas na sinusundan siya ni Ark. Binuksan ng ilang lalaking nakasuot ng talukbong ang pinto, at napatay si Ferna habang sinusubukang ipagtanggol ang prinsesa. Pagbaba ni Yuriorna sa karwahe, may tumusok sa kanya mula sa likuran, at nahulog siya sa lupa. Biglang lumitaw si Panta at nabangga ang mukha ng isa sa mga sundalong assassin. Nang hilahin niya ang nilalang sa kanyang mukha sa layuning pumatay, lumitaw si Ark mula sa likuran at hinawakan ang kamay ng sundalo habang pinoprotektahan si Panta. Binali niya ang braso ng lalaki at saka tumingin sa nahulog na prinsesa. Samantala, ang mga assassin ay nagpaputok ng ilang mga spell sa kabalyero, na tila wala siyang pakialam. Iniisip ni Ark kung dapat niyang pagalingin ang maharlikang babae dahil sa isang laro ay malamang nagagantimpalaan ito. Ngunit sa mundong ito, maaaring iba ang resulta. Sa sandaling ito, ang mga haunted na lobo ay lumilitaw upang harapin nila ang mga assassin na sundalo, at sinamahan sila ni Ark upang maalis ang mga kriminal. Biglang parang may tumawag sa mga lobo, at umalis sila. Dahil walang nakatingin, ginamit ni Ark ang rejuvenation magic sa prinsesa, at siya ay nabuhay ngunit nananatiling walang malay. Pagkatapos ay sinubukan niyang buhayin ang iba doon, ngunit ang mahika ay gumagana lamang kay Ferna at sa ilan sa mga gwardiya ng prinsesa, ang iba ay tila nasugatan ng husto. Matapos magising, naniniwala ang prinsesa na ang nangyari ay isang himala mula sa Diyos. Nagbibigay siya ng motivational speech sa mga sundalo, at naghahanda ang grupo na ipagpatuloy ang paglalakbay, habang si Ark ay nanunood mula sa pagtatago. Pagkatapos nito ay bumalik sila ni Ponte kay Arian. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakarating sa Olav, ang Royal Capital. Nang dumaan sila sa isang away sa kalye kung saan ang isang solong babae ay natalo ang ilang mga lalaki nang sabay-sabay, siya ay lumapit sa mga manlalakbay. Kinikilala ni Ark na ito ang Beastman Ninja na nakilala nila sa Dianto. Pinupuri ng batang babae ang kanyang trabaho sa pagpapalaya sa mga elves. Sinabi ni Ark kay Arian na sa babaeng ito talaga niya nakuha ang kontrata sa pagbili ng alipin. Pagkatapos, sa wakas ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Chiyoma, at sinabi sa kanya na isa siya sa anim na ninja ng Jinshin Clan. Huminto sila upang makipag-usap sa isang inn, at pagkatapos ipakilala ang kanilang sarili, humingi ng tulong si Chiyoma upang palayain ang iba pang miyembro ng mga Beastman, at nag-aalok ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga taong nakalista sa kontrata bilang bayad. Dahil natanggap na si Ark para tumulong sa mga elves, tinanong niya ang opinion ni Arian kung maaari ba silang huminto para tulungan ang mga tao ni Chiyom kapalit ng impormasyon. Nakikiramay ang elf sa babaeng Beastman dahil pareho silang nakikipaglaban para palayain ang sarili nilang mga tao, at pumayag na tulungan si Chiyoma. Sa kastilyo, galit na galit si Dakares sa balitang tila hindi pa napatay si Yuriorna, at gayon din ang tungkol sa mga elves at mga Beastman na humahadlang sa kalakalan ng alipin. Sa takot na sasalakayin siya ng mga tagapagligtas ng kanyang kapatid, ang prinsipe ay nagtakdang magtago sa isang ligtas na lugar. Samantala, naglalakad si Chiyoma kasama sina Ark at Arian, at pinag-uusapan nila ang kasaysayan ng kanyang angkan. Sinabi sa kanila ni Chiyoma na ang mahusay na tagapagtatag, isang tao na nagngangalang Hanzo, ay isang espiya sa serbisyo ng Revlon Empire. Sa panahon ng digmaan 600 taon na ang nakalilipas, kinuha niya ang mga Beastman at lumaban sa mga kawalang katarungan ng imperyo, at sa gayon ay itinatag ang Jinshin Clan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, sa wakas ay nakarating na sila sa pinakamalaking pamilihan ng mga alipin sa kabisera, ang pamilihan ng Etsat. Handang iligtas ni Chiyoma ang pinakamaraming tao sa abot ng kanyang makakaya, ngunit alam niyang hindi lahat ay makakaligtas, dahil magkakaroon ng ilang pag-atake sa ibang mga lugar ng sabay-sabay. Ngunit sila'y magkoconcentrate sa Etsat, sapagkat mas marami itong mga alipin, at tiyak na magkakaroon ng paghihiganti, at malamang na masangkot ang mga maharlikang bantay. Ngunit sinabihan siya ni Ark na maaari niyang gamitin ang teleportation, at sa pamamagitan nito, makakatulong siya na mabawasan ang bilang ng mga biktima. Dumating ang gabi at naghahanda sila para sa pag-atake. Si Ark ay nagsuot ng kakaibang maskara at sumama kay Goman, isang kapartner ni Chiyoma, upang salakayin ang merkado mula sa harapan. Samantala, si Chiyoma at Arian ay sasalakay mula sa likuran. Nang si Ark at Goman ay lumapit sa gate, ang mga gwardiya ay nakatayo at sinabi sa kanila na huminto, ngunit wala silang pakialam. Gumagamit si Goman ng ninjutsu na lumilikha ng malalaking stone spike sa kanyang balikat, at pagkatapos ay sumugod kasama si Ark patungo sa mga gwardiya, pinapabagsak ang mga sundalo at ang gate.
Sa loob, nakakita sila ng ilang iba pang mga sundalo, at nagsimula ang isang labanan. Sa kabilang panig, narinig ni na Aryan at Chiyoma ang labanan at naiintindihan nila na ito ang kinakailangang pagkagambalo upang salakayin ang lugar. Sinubukan ng mga bantay malapit sa gate na salakayin ang mga mananakop, ngunit madaling natalo ni Ark ang ilang sundalo. Gumagamit si Goma ng ninjutsu na ginagawang metal ang kanyang katawan, at pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake. Para mas makatawag ng pansin, gumamit si Ark ng magic na umatake ng bato sa ilang sundalo, na pinipilit ang iba na tumawag para sa mga reinforcement. Sa wakas, si Goman ay gumagamit ng isa pang ninjutsu na lumilikha ng mga higanteng stone spike, ngunit sa pagkakataong ito ay lumabas sila sa lupa, at si Ark ay gumagamit ng rockfang magic na lumilikha din ng ilang spike na lumalabas sa lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang magic ni Ark at ang ninjutsu ni Goman ay lumakas na parang pinagsamang pag-atake, at nagiging sanhi ito ng pagbagsak ng lugar sa ibabaw nilang dalawa. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakatanggap si Dakares ng balita tungkol sa pag-atake sa merkado, at inutusan niya ang higit pang mga sundalo na ipadala sa lugar. Samantala, dahil ang lahat ng mga sundalo ay humarap kina Ark at Goman, sina Aryan at Chiyoma ay may malinaw na landas upang salakayin ang lugar, at ang iba pang mga ninja mula sa Beastmen ay sabay-sabay ding lumusob sa iba pang mga merkado. Ang mga batang babae ay nakarating sa isang nakalock na pinto kung saan si Chiyoma ay madaling nagbubukas gamit ang isang tool. Ang mga gwardya sa loob ay patuloy na sumusunod sa pangunahing gate, ngunit nakita ng ilan si Ponte na kasama ng mga babae. Mabilis na gumamit ang ninja ng Water Wolf Ninjutsu at pinatumba ang mga kaaway nang walang problema. Ang ibang mga sundalo ay nagmula sa kabilang panig, at sa pagkakataong ito, tinapos sila ni Aryan gamit ang mahika ng apoy gamit ang kanyang espada. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, nakarating sila sa mga selda ng alipin at pinalaya mula doon ang mga beastmen. Sa sandaling iyon, mas maraming gwardya ang dumating sa pinangyarihan, kaya si Aryan ang humarap, habang si Chiyong naman ay inakay ang mga bilanggu palabas ng bilangguan. Si Goman at Ark ay bumangon mula sa mga durog na bato, at hindi nagtagal ay narating sila ng mga batang babae, na sinasabi sa kanila na tinipon nila ang mga bihag sa isang bulwagan. Doon na natili si Goman para harapin ang mga dumarating na sundalo, habang ang tatlo naman ay pumunta sa kabilang gusali ng market para palayain ang mas maraming bilanggu. Maayos ang takbo ng lahat, hanggang sa nakahanap si Chiyong ng isang selda na kinatay ang mga taong mula sa Beastmen. Nagbabala ang ibang mga bilanggo na hindi pinahahalagahan ng mga mangangalakal ng alipin ang mga may sakit at nasugatan. Malungkot ang eksena, ngunit kailangang sundin ng grupo ang plano. Hinawakan ni Goman ang mga sundalo gamit ang metal na kalamnan na ninjutsu, habang ginagamit ni Ark ang gate para akayin ang mga bilanggo palayo sa merkado, at pagkatapos ay bumalik upang tulungan si Goman sa labanan. Pinagsama nila ang ninjutsu sa Thorn Magic, at muling natalo ang lahat ng mga sundalo ng napakadali. Matapos makumpleto ang kanilang misyon, ang grupo ay nag-cremate ng mga patay na bilanggu, at ang mga espiritu ay lumabas sa apoy. Galit na galit si Dakares sa lahat ng nangyayari, at habang nagrereklamo siya sa kanyang kanang kamay na si General Seth Ryan, nagulat ang prinsipe sa pag-atake ng kanyang subordinate na tinamaan ng punyal sa puso si Dakares. Pagkatapos, ang kapatid ni Dakares na si Sect ay dumating sa eksena, na inihayag na si Seth Ryan ay talagang nagtatrabaho para sa kanya bilang isang double agent, at ngayon ay gagamitin nila ang kaguluhan sa merkado upang bigyang katwiran ang pagkamatay ng pangalawang prinsipe. Inihayag din na alam nila ang tungkol sa pagtatangka kay Yuri Yarna, at plano ni Sect na ipahayag na siya ay pinatay ni Dakares, at lahat ito ay bilang bahagi ng plano ni Sect na umakyat sa trono. Kinabukasan sa Limbault, sa wakas ay natapos ni Yuri Yarna ang kanyang paglalakbay at nakita ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na nagpahayag na ang balita na siya ay pinatay ni Dakares, ay kumalat na. Hindi alam ngayon ni Yuri Yarna kung ang pag-atake ay kagagawan ni Dakares o kagagawan ni Sect. Ngunit hiniling niya na ang katotohanan na siya ay nakaligtas, ay itago, dahil kung walang kaalaman si Sect sa sitwasyon, si Yuri Yarna ay maaaring kumilos ng palihim at makipag-usap sa mga elf sa lalong madaling panahon. Samantala, ipinagpatuloy ni na Ark at Aryan ang kanilang paglalakbay matapos sabihin sa kanila ni Chiyomo na ang mga tao sa listahan ng kontrata at ang natitirang mga alipin ng Elven ay nasa Holy Revlon Empire. Sa kabisera ng Revlon, ipinaalam kay Emperor Domitianus ang tungkol sa pagkamatay ni Dakares at Yuri Yarna, at ipinahayag na ang mga singsing ng halimaw ay ibinigay mismo ng Emperador. Pinaghihinalaan din niya na ang pagpatay kay Yuri Yarna ay gawa ni Sect para i-frame si Dakares.
Sa daan patungo sa Holy Revlon Empire, dumaan sina Ark at Arian sa isang disyerto na puno ng mga wyvern na maliliit na dragon. Ang pagkakaroon ng mga dragon na ito ay nagdudulot ng takot sa Whispering Bird na maglakbay upang magpadala ng mga mensahe, kaya ginamit ni Ark ang Magic Lightning Downpour na nagiging sanhi ng mga paglabas ng kuryente sa kalangitan na tinatakot ang mga wyvern. Sa puntong ito, tila may nanunood sa mga manlalakbay. Pagkatapos, huminto sina Arian at Ark sa isang tavern para suriin ang landas na kanilang tatahakin. Ang elf ay medyo nag-aatubili, at ipinaliwanag na sa imperyo na ito ay hindi labag sa batas ang pagkidnap ng mga elves, at ito ay gagawing mas mapanganib ang paglalakbay para sa kanya, habang mas malapit sa hangganan, mas dapat siyang maging maingat. Biglang lumitaw ang nakamasid na elf kanina upang makipag-usap sa kanila. Nakita niya ang ginawa ni Ark sa disyerto at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Karsi Held. Sa kabila ng pagiging elf, mukhang kilala siya at may magandang relasyon sa lahat ng tao sa lugar na ito. Ipinaliwanag pa ni Karsi na 10 taon na siyang nanirahan sa lungsod ng tao, at nabubuhay, nag-aaral ng biology ng mga halimaw. Hiniling niya kina Ark at Arian na tulungan siyang makuha ang ilang halimaw para sa kanyang pag-aaral, at ang kanyang pagbabayad, bibigyan niya sila ng mapa ng imperyo at isang notebook na may impormasyon tungkol sa mga halimaw. Nag-aalangan si Arian, ngunit talagang gusto ni Ark ang notebook tungkol sa mga halimaw, at tinanggap nila ang trabaho. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Karsi sa disyerto. Ang grupo ay naglalakbay sa pamamagitan ng kariton at kumuha ng ilang bangkay ng goblin upang gamitin bilang fain para sa mga sandworm na siyang mga halimaw na gustong pag-aralan ni Karsi. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay, napansin ni Arian na nawala ang likod ng bagon kasama ang mga goblins. At biglang, lumitaw ang isang higanteng uod ng buhangin, mga 98 talampakan ang taas, habang ang normal na taas ay nasa pagitan ng 13 at 16 na talampakan lamang. Alam na apoy ang kahinaan ng uod, ginamit ni Arian ang pag-atake ng apoy mula sa kanyang espada, ngunit wala itong epekto, at halos mapatay na ng halimaw ang elf na iniligtas ni Ark sa huling sandali. Hinawakan ng knight ang sandworm sa bibig at inilapat ang napakalawak na puwersa para buhatin ang halimaw, at itapon nito sa kabilang panig. Habang ang nilalang ay bumagsak sa lupa, ipinakita na mayroong isang singsing na nakapaloob sa balat nito. Nang matalo ang uod, iniabot ni Karsi ang notebook at ang mapa, at pagkatapos ay nakipag-usap kay Arian tungkol sa mga tao. Naniniwala siya na balang araw, mamumuhay ng payapa ang dalawang lahi sa isa't isa. Ang elf ay nagkwento rin ng balitang narinig niya mula sa isang daungan sa Roden, kung saan ang Panginoon ng Lungsod ay nagpakasal sa isang elf. Ibebenta na sana siya sa pagkaalipin, ngunit pinalaya siya ng tao, at ang dalawa ay umibig. Pagkatapos ng usapan ay nagpatuloy sina Ark at Arian sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Ark at Arian sa lungsod ng Kaisek, na nasa hangganan ng imperyo. Sa wakas, nakarating na sila sa Revlon. Maingat silang kumilos at naghiwalay upang makakuha ng impormasyon na natuklasan na may lumitaw na mga halimaw sa hangganan ng lungsod, at maraming tao ang nawala kamakailan, ngunit walang nalaman si Ark tungkol sa mga kinidnap na elves. Bago muling makipagkita kay Arian, iniligtas ni Ark ang isang babae mula sa ilang mga lalaki na nanghaharas sa kanya. Niyakap ng babae si Ark upang pasalamatan siya, at lumitaw si Arian sa sandaling ito. Tila nagseselos ang elf sa sitwasyon at sinabihan ang babae na umuwi na. Nang maglaon, ipinakita na ang mga bandido na nanghaharas sa babae ay nagtatrabaho para kay Famba, isang lalaki na kasangkot ng emperador at sa mga singsing na natagpuan sa mga nilalang. Gusto nilang kunin ang babae para magsilbing pagkain ng mga halimaw ni Famba, ngunit dahil hindi nila nagawa, ginagamit ni Famba ang sarili niyang mga tauhan bilang pagkain. Sa gabi, dumating sina Ark at Arian sa nasabing lokasyon kung saan ikinulong ang mga elves. Tila, may mas tumpak na impormasyon si Arian kaysa kay Ark. Ang tinutukoy na gusali ay napakalaki at may ilang mga gwardya na nakakalat sa paligid, ngunit ang duo ay nagtagumpay na makalusot. Ang lugar ay tila walang laman, ngunit sila ay nakakita ng isang lihim na daanan patungo sa basement. Sa ibaba, nakita nila ang isang pinto na protektado ng 2 sundalo, na napabagsak ng walang problema. Pagkatapos ng pinto, may ilang mga selda, at isa pang pinto sa kabilang panig. Sa pagdaan sa 3rd pinto, nakakita sila ng napakalaking lugar kung saan lumilitaw si Famba. Nang makita niya si Arian, sinabihan niya itong patayin si Ark. Agad na sinalakay ng elf ang kanyang kasama. Sinusubukan niyang gamitin ang Uncurse, ngunit hindi ito gumana.
Pagkatapos ng ilang higit pang mga pagtatangka upang ihinto ang hypnosis, napagtanto ni Art na mayroong isang bagay sa hood ni Aryan. Humakbang si Ponta at inilabas ang isang imp, isang may pakpak na nilalang na nililito ang elf na may mga ilusyon sa kanyang ulo. Gumagamit si Art ng fire magic sa nilalang, at pagkatapos mamatay ang imp, nahimatay si Aryan, at ipinakita ni Fumbo na kaya niyang kontrolin ang mga halimaw. Sa sinturon ni Fumbo, nakita ni Ark ang ilang singsing tulad ng nakita sa mga halimaw mula kanina. Tumawag si Fumbo ng isang higanteng tigre para harapin si Ark, ngunit una, nagtanong ang knight tungkol sa mga elves na dinala sa lugar na ito 4 na buwan na ang nakakaraan. Sinabi sa kanya ng lalaki na karamihan sa mga ito ay ginamit para sa magical na mga eksperimento ng Empire, at ipinagmamalaki ang tungkol sa mga kakilakilabot na bagay na ginawa sa mga elves. Galit, agad na pinatay ni Ark ang Giant Tiger bago magsimula ang laban. Pagkatapos ay ipinatawag ni Fumbo ang ilang Giant Monsters, kabilang sa mga ito ang mga Ogres at Basilisk. Si Ark ay walang problema sa pakikipaglaban sa mga nilalang, ngunit ang isang Ogre ay malapit ng matamaan ng walang malay na Elf, nang siya ay biglang nahuli ng isang Water Prison and Jutsu ni Chiyoma, na kararating lang sa eksena. Nang sinubukan ni Fumbo na tawagin ang iba pang mga nilalang, sinabi sa kanya ni Chiyoma na nalipol na ng ibang mga ninja ang mga nilalang. Biglang nagsimulang gumuho ang lugar. Tila, nagising na ang isa pang nilalang ni Fumbo. Para protektahan si Aryan mula sa mga guho, ginamit ni Ark ang Dimension Move para makaalis doon kasama siya at ang Beast Girl. Sa labas, nakalaya ang nilalang, at nakilala ni Ark ang halimaw, ito ay isang Hydra. Ngayon ang sitwasyon ay naging masama, ang higanteng nilalang ay bumaril ng isang enerhiya mula sa kanyang bibig, na tila tinamaan ang grupo ni Ark. Naniniwala si Fumbo na patay na sila at sinabihan ang nilalang na pumunta sa susunod na bayan upang kumain. Habang lumalayo ang Hydra, nakita natin na naharang ni Ark ang pag-atake gamit ang kanyang Holy Shield. Kaya nagpa siya sina Aryan at Chiyoma na hulihin si Fumbo sa isang sorpresang pag-atake upang tapusin ang kontrol na hawak niya sa nilalang, habang susubukan ni Ark na pigilan ang Hydra bago ito makarating sa bayan. Mula sa malayo, nakita ng mga sundalo sa lungsod ang Hydra at naghahanda para sa labanan. Biglang nahuli ni Ark ang mata ng halimaw gamit ang kakayahan ng Wyvern Slash. Sinubukan ng nilalang na salakayin si Ark, ngunit mabilis siyang gumalaw at tinamaan ito sa leeg gamit ang kanyang kalasag, at pagkatapos ay hinampas ito ng kanyang armor arm. Ang dalawa sa mga ulo ng Hydra ay tila napabagsak, ngunit ang iba pang tatlo ay sinubukang tamaan si Ark ng isa pang atake na pinaputok mula sa kanilang mga bibig. Gayunpaman, nakatakas siya gamit ang Dimension Move, ngunit nahuli siya sa kagat ng isa sa mga ulo nito. Itinaas ng ulo si Ark, at ang tatlo pa ay naghahanda na muling gamitin ang parehong pag-atake, na nagbabalak na isakripisyo ang ulo na ito para dito, ngunit muling ginamit ni Ark ang kalasag upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang ulo na may hawak kay Ark ay nawasak, ngunit ang knight ay nakalapag ng ligtas at ginamit ang Judgment Magic, na inaalis ang tatlong natitirang ulo. Pagkatapos ng pag-atake, nakita niya na ang mga ulo ng Hydra ay nagre-regenerate pabalik. Napagtanto na ang nilalang na ito ay masyadong malakas, ang knight ay gumagamit ng isang summoning spell na nagdadala ng isang higanteng demonyo na tinatawag na Ifrit upang harapin ang halimaw. Samantala, sina Aryan at Chiyoma ay nahanap si Fumbo. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa pagkontrol sa Hydra, ngunit sinabi sa kanya ni Aryan na siya ay mahina, at sinusubukang magmayabang dito sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano niya kinokontrol ang halimaw. Nagalit si Fumbo, at nagsimula ang laban. Sinubukan niyang lagyan muli ng imp si Aryan, ngunit naunahan siya nito at pinatay ang mga nilalang. Binanggit ng lalaki na atakihin ng Hydra si Aryan, ngunit inatake ni Chiyom ang kanyang likod ng mga kanay, na hiniwa ang mga magic tattoo na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga halimaw. Sinabi ni Fumbo na ngayon ay wala ng kontrol ang Hydra at papatayin ang lahat, ngunit hindi na tinag si Aryan dahil nagtitiwala siya kay Ark. Sa wakas, ginamit niya ang mahiwagang apoy ng espada, na sa pagkakataong ito ay naging asul at nilamon si Fumbo, na tumatapos sa kanya. Sa kabilang banda, nagsimula na ang labanan sa pagitan ni Ifrit at ng Hydra. Madaling pinabagsak ng demonyo ang dalawang ulo ng halimaw at pinatumba ang nilalang sa isang suntok. Sa sandaling ito, ginagamit ni Ark ang Dimension Move upang makalapit, pinulot ito sa buntot, at itinapon ito sa itaas ni Ifrit, na gumagamit ng huling pag-atake, ang Flame Hellion, na nagpaputok ng napakalaking apoy pataas at ganap na sinusunog ang Hydra. Pagkatapos nito, sumisikat na ang araw, at pumunta si Ark sa kanyang mga kasama. Sinabihan niya sila na si Ifrit ay mawawala sa ilang minuto.
Pagkatapos, ang Whispering Bird ay dumating kay Arian na may balita na si Prinsesa Yoryorna ay nakipagkita sa isa sa mga High Elder ng Elves, si Lord Thangas. Sa pakikipagpulong sa Elder, ipinangako ng Prinsesa na ang kaharian ng Rodan ay mananagot sa pagsira sa kasunduan sa mga Elves. Tinanggap ng Elder, at sinasabi pa nga ng Prinsesa ang tungkol sa kaharian na magtatanggol sa mga lupain ng Elven sakaling magkaroon ng pagsalakay ang Revlon Empire. Samantala, naglalakad ang grupo ni Ark, at nagkomento si Arian na nagulat siya nang marinig na may mga taong handang gawin ang ganitong uri ng aksyon para sa mga Elves, na naaalala rin ang mga salita ni Carsey, na tila mas tama kaysa sa kanyang inaakala. Sa Rodan, nakatanggap si Sek ng balita na si Yoryorna ay buhay at na siya ay nakakakuha ng popular na suporta, na ginagawa siyang paborito na humalili sa trono. Sa Revlon, ipinaalam sa Emperador ang tungkol sa pagkamatay ng Hydra at ni Fumba. Siya ay kalmado dahil nasa kanya pa rin ang mga singsing na kailangan niya, ngunit siya ay nag-aalala tungkol sa katotohanan na mayroong isang taong may kakayahang pumatay sa Hydra. Ang season ng anime ay nagtatapos kina Ark, Chiyoma, at Arian na papunta sa kanilang susunod na paglalakbay, na kung saan ay upang mahanap ang pugad ng Dragon Lord upang alisin ang hinalang sumpa ni Ark. Ang iyong suporta ay mahalaga sa akin. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ito ng isang thumbs up at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga video tulad nito.